Yo, what is good? Yo, pare, welcome back to Joshon Point, no? So, pare, kung nakikita ninyo, nasa beach na naman tayo, pare, no? So, magbabakasyon lang muna tayo, nandito ngayon tayo sa LU, pare. Wala namang okasyon, no? Nandito lang tayo para magbakasyon, no? So, pare, ang pag-uusapan natin ngayon, bro. Maganda tong pag-uusapan natin ngayon, mga pare. Paano mo magagawa yung successful na one night stand, pare? Di ba? Pag naririnig natin yan, parang na-excite na agad tayo, di ba? Kaya ano pa hinihintay mo, bro? Hit mo na yung like button, share mo na rin. E ano pa hinihintay mo? Let's go! Before tayo mag-start, gusto ko magbigay ng shoutout sa mga subscriber dyan na walang sawang nanonood ng videos ko at naniniwalang meron tayong pagbabagong nangyayari, no? May pagbabagong nangyayari. So, okay pare, before tayo mag-start, no, ng tips, no, paano yung one night stand, disclaimer lang pare, no, mahirap to pare, no, hindi sigurado na magagawa to, no, hanggat hindi mataas. Lagi nyo tatandaan, mangyayari lang to pag mataas yung level of attraction nung babae sa'yo, no? Sabihan ko na kayo, pare, para baka kasi pag ginawa niyo yung mga tips ko, eh, baka sabihin niyo, ba't di gumana, Josh? Ba't di gumana? Pare, kailangan muna mataas yung attraction level nung babae sa'yo. So, para malaman niyo yung attraction level, may video ko dyan, lalagay ko yung link sa description, no? So, kailangan malaman niyo muna yung pare, bago nyo mapapayag ng one night stand yung isang babae. Okay? So, dapat na sa pinakamataas na level of attraction yun, pare. Okay, pare. Tip number one, no? Ito pinaka-importante sa lahat, no? Hindi gagana yung mga susunod kong step kung hindi nyo gagawin tong first step, no? Ito yung pinaka-importante sa lahat, no? First step, pare, kailangan makita ka ng babae or a perspective sa'yo ng babae, eh, bad boy ka na, no? Hindi sila nato-turn on or hindi sila nasi-sexually aroused sa medyo pa-good boy na lalaki. Tandaan niyo yan, pare. And this is real talk. No? This is real talk. Kahit sa TikTok, tignan niyo, pare. Sinasabi, babae na mismo nga nagsasabi niyan. No? Ano ba yung isang katangian na bad boy na lagi ko sinasabi? No? Seduction, di ba? Flirtatious, yun, di ba? Seduction and flirting is the main tool na dapat mong ginagawa para maka one night stand mo yung babae. Kasi kung patay-tahimik ka lang sa isang tabi, di ba? Nagpapa-cute ka lang, nagpapa-good boy ka, tahimik, walang imik. Sa tingin mo, mata-turn on mo yung babae. Hindi. Okay, so, para malaman nyo yan, bro, panoorin nyo yung mga videos ko, how to be a bad boy, paano maging bad boy dyan sa YouTube ko, marami yan. No? Kailangan makita ka ng babae as maginoo, pero medyo bastos. Okay, klaro ba tayo dun, pare? Sige, sabi ko sa inyo yung next tip. Okay, pare, so nandito tayo ngayon sa Pathwave, no? Dito kami mag-spend ng hapon hanggang gabi na, no? Dito na rin kami mag-inina at nag-iinom kami dito, no? At ito, pare, tip ko lang to, no? And this is only my suggestion and based on my experience lang din. Tip number two, pare. Kung gusto mo mga one night stand yung babae, ang yaya nyo ng date, okay? Hindi kain, pare. Hindi pagkain. No? Kasi in my opinion, bro, pag date ninyo is kahit dinner. Hindi kayo masyadong nakapag-uusap eh. Di ba? And after nyo kumain, anong feeling? Di ba? Parang inaantok na. Di ba? Parang inaantok. Tapos parang nakakatamad na after kumain. Diba? Kasi ganun eh. Kaya sa akin, much better kung yayain nyo ng date yung babae. Pare. It's either para sa akin, yung mga chill drinking, yung sa mga bar na may mga cocktail or beer, pare. Yun ang magandang first date. Bakit? Madaming reason, pero para sa akin, dalawang reason. First reason is, pag drinking yung unang date ninyo, pare, mas makapag-uusap kayo. And pag minsan, pag medyo tinatamaan ng kalasingan, nakikilala mo ng gusto yung tao. Di ba? Yan yun, pare. And number two, mas nagiging wild na yung babae. Okay, pagka medyo nakakainom na siya. Okay ba yun? So, yun ay aking based on my experience lang. Pero, para sa akin, effective talaga kung gusto mo mga one night stand yung babae. Pare. Mas madali silang gayain. Mas open sila, pare, pagka medyo nakainom na sila. No? Pero huwag naman yung masyadong sabog, pare, yung hindi na makalakad or wala na sa
tawag dito, hindi na nakapag-desisyon yung babae, mas okay pa din yung saktong lasing lang, bro. Okay, klaro tayo doon. Next tip tayo, no? So, for example, nasa date na kayo, di ba? Nasa date na kayo nung babae. So, drinking yung date ninyo, no? Chill drinking lang. Then may mga konting pulutan dyan, no? Paano muna ngayon may escalate na mapunta sa sexual na pag-uusap yung pag-uusap ninyo, no? Siyempre, hindi mapupunta yun doon kung hindi ka nakipag-flirt. Diba? Flirting, importante yun, pare. No, importante yun. So, para mapakita ko sa inyo, para ma-demonstrate ko sa inyo kung paano mag-flirt. Siyempre, kasama natin yung isang chicks natin. De, joke lang. Wife ko, pare. Pakilala ko sa inyo yung wife ko. Yan. Pakilala ka, bilis. Yan. Yan. Hi ka naman sa camera. Hi ka muna. Saka, huwag ka dun sa tumingin sa anito ka tumingin sa camera. Yan. Ayan. So, yan. Ito si Nika, pare, yung wife ko. So, ganito kunyari, no? Ayan. Pero one time, nag-iinuman na kayo. And then, nakapasaya na, no? Medyo maganda na yung usapan ninyo. Tabi ka na sa kanya, pare. Tatabi ka na. So, umpisa, pare, pag makikipag-flirt na kayo sa babae, no? Una dyan yung mga sexual jokes. Diba, mga sexual jokes. Kanyari, napansanin ko yung lips niya. No? Kanyari, kanya sasabihin mo, pinusahan niya na, ang ganda pala ng lips mo sa malapit, ano, parang sarap kagatin. Yung mga ganon, di ba? Di ba yung mga ganon? Yung ang ganda ng lips mo, parang sarap kagatin. Yan. Di, syempre, tatawa yan. Pag hindi yan tumawa, hiwalayan mo na kagad. Ganon yun. Kasi kailangan natin dito yung mga babae na madaling patawanin, no? Yung sabihin ng mga outgoing, yung mga ganon. Pag hindi tumatawa sa jokes, pare, boring yan. Hiwalayan mo yan. Okay. So, yun, pare, no? Pansinin mo yung mga lips niya. Ano, tapos gawan mo ng medyo sexual jokes. No? Eh, pagka nakikita mo na tumatawa siya, kumakagat siya or what. Eh, next mo nang gagawin, pare, is yung touch. Pwedeng, mayari magkatabi na kayo, pasimple, hawakan dito. Yan, ganyan, akbayan mo ng ganyan, diba? Ayan. Para mapakita mo, or para mapakita mo sa kanya na, aking ka na. No, nadodominate na kita. So, yung ibang babae gusto ng ganun, pare, yung nadodominate sila. No, so, akbayan mo, ganyan. Or, yung ibang, isang ginagawa ko din minsan, pagka nagtatawanan na kami, hinahawakan ko na sa legs. Hindi naman yung parang pagkahawaan nyo sa legs, pero huwag dun sa malapit sa ano, private parts. Huwag dun. Yung bandang malapit lang sa tuhod. Di ba gagal? Kaya nagtatawa ka kayo. Tapos biglang hawakan ko na sa tuhod, pare. Ganun. Okay? So, yun ang mga iba't ibang klase ng flirting. Yung mga sexual jokes, yung mga touching, pare. Okay? And then, syempre, after ng mga ganun-ganun yung ginagawa mo, you have to go for a low-key kiss, pare. Pag walang kiss, walang sexual tension na mangyari. Okay? Although doon naman sa pag-flirt mo, may mga sexual tension na mangyari. Pero kailangan natin ma-escalate. Mas magkarabi pa doon. No? So ako, based on my experience, ang ginagawa ko para ma-escalate ko yung nangyari. Pagka nag-enjoy na kami sa usap, kaya rin nakakabay na akong ganun. Nakakabay na akong ganyan. No? I try to whisper to her, to her ear. No? So, ganyan. Ano, diba? Gugulungan ko ng konti. No? Eh, siguro pagka medyo madilim naman, no? Madilim naman yung lugar. Kasi tapos medyo lasing na naman yung ibang tao. Wala naman kapakainap sa isa't isa. No? I try na kunyari ganyan. Binugulungan ko siya. No? I try to move her face sa akin. No? Kunyari kung ganyan ko siya. Pero, pare, ito gagawin nyo. Huwag nyong kukwere sa akin. No? Nung pwede isang daliri or dalawang daliri nang gaganyanin nyo. Diba? Iaharap nyo sa mukhaan nyo, pare. Tapos sabay, kiss nyo ng ganun, bro. No? Ewan ko na lang, pare. Ewan ko na lang, no? Pagka wala pang nangyari mga sexual tension sa inyo. So, ayun, no? Go for the kiss, pare. Go for the kiss. And then, pagka hindi pumalag, no? Ito yung sinasabi ko sa last video ko, no? Pagka hindi pumalag yung babae dun sa dun sa move na ginawa mo, ibig sabihin, okay, no, successful tayo, pwede mong i-escalate. Pagka hindi pumayag, kailangan mong i-de-escalate. Gets ba yun? So for example, nag-attempt ka ng kiss, no? Kaya nag-attempt ka ng kiss. Yan. Tapos pumalag siya kung anong bigla. So anong gagawin mo dun?
huwag mong pipilitin ulit na mag-kiss. Bumalik ka doon sa flirting, sa touching. Okay, yun yung kailangan mong gagawin, pare. Kasi pagka pinilit mo ng kiss na pinipwersa mo, pare, pwedeng mabatrip na isip, mabatrip na yung babae sa'yo. Okay, so gets ba yun? Pag in-escalate mo, pumayag, escalate ulit. Pagka hindi, de-escalate. Okay, so pag pumayag ng kiss, ng smack, ang next mo nang gagawin doon, pare, is French kiss na, bro. No, you have to go for the French kiss kasi para sa akin, yun yung ano, yun na yung parang malapit ka na eh. Malapit ka na sa goal, pare, pagka na French kiss mo na yung babae. So you have to go for the French kiss, pare. So saan mo pwede gawin to? No, medyo may ibang babae na nahiya pagka na sa public. No? Pwede mo itong gawin, kunyari may service ka, kunyari may kotse ka. No? Pwede mong gawin sa kotse, pare. Pag pumayag na siya, makipag-kiss sa'yo ng smack, you have to go for the French kiss. Doon sa, maybe sa kotse ninyo. Or sa isang tagong lugar. Doon sa bar. Or what? Ikaw na bahala, dumiskarte. Pero ako, dahil may kotse naman ako, minsan sa kotse ko ginagawa. Yung French kiss ko na siya. No? Pagka na French kiss ko na, pare. Pagka pumayag, again, ito na. Pumayag siya ng French kiss. Di ba? Pumayag siya ng French kiss. Kahit ako sa inyo, French kiss. Kahit ako. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, anytime. Hindi ko mapahit. So, pag mag-mind ng French kiss, bro, anong next mo kailangan gawin? I-escalate mo na, di ba? Again, i-escalate mo ulit by the next step ko sa French kiss para sa akin is touching her body, bro. Okay? So, I go for sometimes sa arms muna. Habang pini-French kiss ko siya sa arms and then sa dito na, sa dibdib, bro. Okay? Pagka inalis niya yung kamay mo, again, pag pumalag ng babae, de-escalate. Balik ka ulit sa French kiss hanggang sa itry mo ulit. Pagka pumalag, no means no, pare. Okay? Maglaro tayo doon. Ayokong baka minsan, baka mamaya, gawin ninyo sa babae, pinilit ninyo, tapos sabihin mo, eh, sinabi ni Joshon, quick, escalate mo daw eh. Eh, tanginan nyo, huwag ganun, bro. Okay, huwag tayo, wala tayong laglagan, pare. Ano lang, pag sinabi ko na pagka pumalag yung bahay, no means no, de-escalate. Okay, try ulit, and then escalate. Ganun, pare, ang technique. Okay, huwag nyo masyadong pinupwere sa yung babae kasi mataturn off sa inyo. Okay, now, kung pumayag na, nang pumayag na siya nang hinahawakan mo na siya ang body, that's the time na pwede mo nang yayain, bro. Okay? Ako kasi minsan pag ayaw kasi magmukhang corny yung lumalabas sa bibig ko pag yayain ko yung babae. Okay, kaya as much as possible gusto ko sasabihin ko na o ano, tara na. Ganun lang ako, pare. Ano, tara na. Kasi sa tanungin ng babae, anong tara na? Alam mo na yun, ano, tara na. Ganun, pare. Low-key lang, no? Mapapasok na sa isip ng babae yun, no? Ano, tara na. Ganun lang ako. And then, pagka sinabi niya na ikaw bahala, pag sinabi niya, pare, na ikaw bahala, nahihiya lang yan. No, kunyari, ito yung minsan sinasabi ng babae. Ikaw bahala or ikaw. Ganun lang sasabihin nila, di ba? Ikaw bahala or ikaw, ganun. So, alam na, bro, no, pagka ikaw bahala or ikaw ang sinabi niya, you have to take the lead, pare, and dalhin mo na kung saan mo gustong dalhin. Di ba? Yun na yun, bro. Pwede mo dalhin sa bahay ninyo, kwarto mo, or pwede ka mag-rent. Diba? Basta ang kailangan lang dito, bro, mag-lead ka, huwag ka rin mahihiya. Like, ano to eh? Ito kasing gagawin natin, bro. Itong one night stand is high risk, high reward na tinatawag natin. No? Kung hindi ka kikilos, hindi mo makukuha ito. Yun, pare. That's how you make a one night stand, pare. Hindi nawawala yung flirting, seduction. Kasi imagine mo, bro, kung kunyari, ito yung date mo. Kunyari. And wala kayong ginawa, kundi nag-usap lang. Although talking is good para makilala mo yung tao. Pero para sa akin kasi, more pa. Kailangan mo gumawa ng more para makuha mo yung gusto mo. So, talking with combination of flirting and seduction. Okay? Yun lang. Ngayon eh, wala ng araw kung nakikita ninyo. Pa-sunset na siya. Yeah. Sunset na siya. So, dito na kami maglilipas ng gabi and ito yung kulutan pala namin. So, may hotdog dyan, may french fries, tapos may iniinom namin. So, hanggang dito na kami hanggang mayang gabi. Then bukas, uwi na rin kami. No? Actually, first, ngayon na lang ulit ako nakapunta dito sa Laguna after nang mag-lockdown to. So,
yun, medyo nakaka-miss lang talaga yun. Masaya dito. Gusto ko yung vibe talaga dito. Maganda yung vibe dito. Mag-tropa. Maganda dito pag mag-tropa kayo, pare. Tapos, lahat kayo ininanonood ng videos ko. Tangina, ayaw ko lang wala kayo makuha ng chicks dito. Ang daming chicks dito, boy. Kala mo. Pero, yun, pare. So, apply nyo lang yung pare. Again, ito kay kailangan niyo yung matandaan pag sinabi ng babae na no or pumapalag siya, de-escalate agad. Ayoko ko kayong mapahamak, no? Kasi mahirap na ngayon, lalo ngayon pare, in this day and age, medyo yung mga babae ngayon, medyo ilag din sila and takot din sila, no? So, pag sinabing no, pag pumalag, de-escalate. Gawin mo yung previous na ginagawa mo, then de-escalate ulit. So, yun pare. Again, sana natutunan kayo and comment down below kung anong mga comments ninyo, suggestions, mga next topic natin dyan. That's it for me, guys. Check out the merch pa rin. Nasa description yung may merch tayo. Available pa rin. Don't forget to subscribe. That's it for me, guys. Once again, this is Joshon Point. No? See you next time. Kung makita, hindi ko inakala na ikaw.